Manila City Jail. Superintendent Mirasol Bito at sampu ng kanyang mga kasama para sa ating pong sila po ay magkikartisikol ngayong araw na ito at siyempre sa ating mga donors. Sabi ko sa inyo mga batang Maynila, pag ikaw nagtanim ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Yung ginagawa ng pamahalang lungsod ngayon na yakapin hanggat kayang yakapin ang sinuman na mga kailangan ng tulong at darating dito sa lungsod ng Maynila ay ating lilingunin, lilingapin at pagpapakitaan ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Bagay na siya namang inaani din ng ating lungsod sapagkat yung ating mga kababayang OFW immigrants, mga kababayan natin sa buong bansa at iba't ibang kumpanya ay patuloy na nagbibigay din ng tulong sa lungsod ng Maynila. Kaya tama ang sinabi ng mga matatanda, kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya nais ko rin pasalamatan Mr. Veronica Chan, Director, Chief Operating Officer, Michael Roque, Richard Roque, Joan Roque, Matthew Roque, Rica Kalupit, and Leo Gali. Sila po ay nagbigay ng 10,000 bottles of 75mm, 70% isopropyl alcohols, and 60 gallons of 70% alcohol. From Vermirich Company. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat na nandito na mga kapwa ko kawani, maraming salamat sa Diyos. Isang linggo na naman ang nakalipas at ligtas kayo. At isang linggo na naman ating kakarapin na ang tanging kahilingan ko sa Panginoon na kayo'y manatiling ligtas at malusog sapagkat umaasa sa atin ang ating mga kababayan. Di natin sila iiwan. 24 oras, we will not stop until we reach our goal. To keep safe, to save as many as possible, to protect as many as possible. Yan ang ating goal. Sapagkat ang infection po ay talagang nagkalat na kahit saan. It's everywhere. In the world, in the country, in Metro Manila, in Manila. It's everywhere. The best thing that we can do is to save and protect as many as possible, as soon as possible. Ang kailangan natin ay makahanap lagi ng tunay na solusyon at mabilis na aksyon. That is our goal. Now, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you. I cannot do it alone. We must come together, work hand in hand, to serve our people in these trying and challenging times. Kailangan may paramdam natin sa tao na may gobyerno. May gobyerno siyang masasandalan. May gobyerno siyang magiging kaagapay niya sa paglalakad niya sa dilim. May gobyerno siyang nagmamalasakit sa kanya. At gobyernong tunay ang solusyon na ginagawa. At gobyernong umaaksyon. And the end of the day, we may fail. But in our failures, we will learn and bounce back again. We will not stop. We will continue to pursue better things for our people. That is our job. And marami salamat sa inyo. Marami sa inyo nakararamdam ng mga sakit ng katawan, pagod, puyat, hirap. Ang iba talaga ay nagkakasakit naman ng COVID. Pero hindi kayo nagpapaawat, hindi kayo tumitigil.
And that's what I want for our people. We pay the price. It's the price we have to pay in being in government. Yan ang ating sana maging outlook, mindset, or perspective in government service. But for now, isang linggo na naman, at may awa ang Diyos, makaraos tayo. I want you to be safe, I want you to be healthy, because we need to do what we have to do. But at the same time, umaasa sa inyo ang inyong mga pamilya. Isipin nyo lagi na meron kayong uuwian mamaya na nagmamahal sa inyo, na siya namang dapat ninyo din lilingunin. So for now, we're gonna be a busy week. It's going to be a busy week again in the city of Manila and for our people and those people all across this island, all across this nation. Buong Luzon nagpupunta sa Maynila. Yayakapin natin sila hanggang kaya namin. Hindi tayo susuko. And we will try to better ourselves, to better and efficient services that we can provide. But the key is, kailangan tunay na solusyon at mabilis na aksyon ang dapat natin gawin. So muli, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo for the week. At araw-araw, oras-oras, gampanan natin ang ating tungkulin. Manalig tayo sa Panginoon Diyos na tayo'y kakawain at gagabayan niya. At didinggin ang ating mga panalangin para sa pamilya niyo, para sa sarili niyo, at ganun din para sa bayan natin. Gandang umaga, pagpalain nawa kayo ng Manila. God first. Thank you.